Magandang araw mga ka-foodie! So ngayong araw na to, magluluto naman tayo ngayon ng nilagang baboy. At ito ang ating mga ingredients. Naka-ready na. Meron tayo dito ang pork. Onions. Pepper. Yung buto ha. Meron tayong salt. Pork nor cubes, patis, meron tayong water, mantika, at syempre yung mga gulay natin, meron tayong repolyo, patatas, at saka bagyo beans. So ito na, kumpleto na ang ating mga ingredients. Kaya, tara na sa kusina at magluto na. Ayan, nandito na tayo sa kusina mga ka-foodie. So, ang unang gagawin natin, painitin muna natin ang ating kaserola. At pag mainit na, maglagay na tayo ng ating mantika. Pagkatapos ng mantika, ilalagay na natin ang ating paminta. Tignan natin siya ng mga few seconds. After a few seconds, lalagay na natin ang ating sibuyas. Few seconds lang ito. Tapos, lalagay na natin ang ating baboy. Haluin natin ito. Hinahan natin ang ating apoy. Ang goal natin dito ay at least mag-brown ang ating baboy. Ayan. Nice! So, hintayin lang natin siyang mag-brown ng konti. Habang hinihintay natin siyang mag-brown, pwede na tayong maglagay ng konting patis. Role ng patis ay para lumasa pa ng ang ating baboy. Stay lang natin siya dito ng mga around 2 to 3 minutes. So ayan, after 2 to 3 minutes, kung mapapansin ninyo, nag-iba na yung kulay ng ating baboy. Indikasyon ito na pwede tayong maglagay ng ating tubig. Lalagay ko na yung tubig. Magdadagdag pa tayo. Thank you.
At syempre, para mas lumasa ang ating sabaw, maglalagay na rin tayo ng ating Nor cubes. Fork ang gagamitin natin dito. Kasi baboy yung gamit nating nilaga. Pero kung maglalaga naman kayo ng baka, syempre yung beef cubes yung ilalagay nyo. So, ang gagawin natin, tatakpan lang natin siya for around 45 minutes to 1 hour para lumambot ang ating kani. So, hintayin lang natin siyang kumulo at takpan na natin. Pagkatapos ng isang oras mga ka-foodie, ito na. Malambot na ang ating baboy. So ngayon, nilalagay naman natin ang ating mga kani. Or ang ating mga gulay. So, ilagay muna natin ang ating patatas. Lagay muna natin doon. Ilalagay ko na ang ating patatas. Ayan. Ayan natin lahat. Hintayin lang natin siyang kumulo at palambutin ang ating patatas. Mga around 5 to 10 minutes lang to. Ayan. Tapos ayan mga ka-foodie, after 5 minutes, pag malambot na ang ating patatas, ilalagay naman natin ang ating Baguio beans. Ayan. So itong Baguio beans, madali lang siyang maluto. By the way guys, so sa pagkakataong ito, pwede na nating i-check yung lasa ng ating nilaga kung okay na to. At kung yung alat naman ay hindi naman masyadong maalat or kulang pa sa alat, maglalagay tayo ng ating asin. Ayan. Haluin lang natin to. Tikman natin. Masarap na. Pero gusto ko pa siyang lagyan ng patis ng kahit konti. Tapos ang next, siyempre ilalagay na natin ang ating repolyo. Yung mga iba guys, naglalagay din sila ng saging. So, para sa akin, okay na to. Yan. Ayun guys, pakuluan lang natin ito ng mga isa or dalawang minuto. Tapos, pwede na natin siyang ilagay sa ating bowl. So, kita-kita tayo sa plating natin. Mga ka-foodie, ito na ang ating finished product. Ito na ang pinakamasarap at sobrang lasang-lasa mo ang baboy sa ating nilagang baboy ngayong umagang ito. So, pag nagustuhan niyo naman ang ating video, syempre, huwag kalimutang i-like at syempre, mag-comment naman kayo sa baba kung may mga gusto pa kayong ipaluto sa amin. Siyempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa aming mga video. Magkita-kita ulit tayo next time. Salamat sa panonood. Paalam!